Okay, ayan, may bago tayo palang ituturo yung kung paano mag-check ng ating outdoor fan motor na AC. So, pakita natin. Ayan. So, may bago tayong pasok dito na board. Ang problema, ang complaint nila, hindi daw nila napaandar yung fan motor. So, ito, pinarewind na nila. Hindi rin nila napaandar. So, ito papansin nyo, tinanggal na rin nila pati yung capacitor dito. So, maaaring pinalitan na rin, hindi rin nila napaandar yung pan. And ito, may napansin ako dito yung dalawang logo na capacitor din. So, kailangan na rin natin itong palitan. Para, ito naman, yung ating pan motor. So, AC naman ito. Madali naman itong sundan dahil may diagram siya dito. Ayan, oh. So, madali siyang sundan para lang tayong gumagawa ng electric fan. So, bago natin iparewind, so, yung unang gagawin, dapat i-check natin bago natin iparewind para alam natin kung umaandar yung ating fan motor. So, yan. I-drawing natin para madaling maintindihan. Lagyan natin ang diagram. Okay. Yung linya kasi ng ating fan motor, ayan. So, kung ito yung ating pan, so, capacitor, yan lang naman ang connection na ito. Tapos, 1, 2, okay, 3. So, yung N, and, medium and high lang naman ang nakalagay dyan. Ayan. So, yan yung connection natin. Then, ito yung capacitor natin. So, pwede na natin siyang paandarin ng manual dahil AC lang naman ito. Ayan. So, subukan natin paandarin. So, lagyan muna natin ng capacitor yung ating pan para ma-check natin kung maandar. So, ito 1.5 lang muna itong ginamit ko. Pang-try lang natin kung aandar. So, ito yung nilagay natin, yung capacitor line niya. Yung brown and blue. Ayan. Nakikita naman natin doon, brown and blue yung nakasulat. Then, yung black is, yun yung N. Yan, tinusok ko muna. Tapos, yung kulay red is, ayan. Yun yung high pan. So, subukan natin isaksak. Ayan. So, ibig sabihin, good na yung ating pan. Umaandar. Pero hindi nila mapaandar dito. So, i-check natin. Subukan natin i-check yung board. Yan. So, maayos yung ating pan motor. Okay. So, ito. Yung nawawalang capacitor. So, 2.5 microfarad ito. And, papanta na rin natin yung dalawang lumobo na electrolytic capacitor. Ayan. Natin palitan muna yung mga nakita nating defective. So, hindi na natin i-check dahil wala naman siyang nakalagay. Wala akong i-check din dito talaga. Ayan. So, kakabitan na lang natin ang bago. Yun. Pasok. Okay, tapos yung dalawang lumobo na capacitor na ito, it's 470 by 25. So, kailangan na rin natin palitan ito dahil nakalobo na. Tigas tanggalin. Ayun. So, yan o. Oh. Nakikita niya parang lobo na siya. Magbo-blow na siya. Blow, sasabog na. Okay, isa.
Okay. Lagyan natin ng tingga. Sok ito isa pa, so 470 by 25 ito yan. So ito kasi ina-adjust ko na, ginagawa kong 470 by 35 volts yan. So sa experience kasi natin, kapag tinaas natin ng konti ang voltage, so matagal siyang pumuputok. Ayan. Ayos. Magaling natin. Okay. Then, subukan natin paandarin. So, nakakabit na yung ating capacitor. Nakakabit na rin yung electrolytic capacitor natin na dalawa. Yan. So, subukan natin paandarin kung aandar na yung fan motor niya. So, ayan. Okay. So, sakit na lang natin siya. Location. L. At yung ating N. So, ito gamitin natin ng reactor. Ayan. So, yung capacitor, aandar naman ang pan yan kahit hindi nakakabit yung ating compressor. Ito pa ng compressor. Ayan. Okay. So, ayan. Antayin natin na kung aandar ang pan motor. So, ayan, nag-blink na siya, ay nag-steady na siya. So, dapat aandar ang pan natin. So, wala pa, hindi siya umandar. Teka, subukan natin i-check yung voltage niya. Okay. So, ang relay, ang pwede nating panggalingan, nasira. And i-check muna natin ang supply ng relay. Negative 12 volts. Bata sa negative. So ito may supply tayo na pumapasok sa kanya. Ayan. So, mapapansin nyo, gumalaw din sa tester natin. Ayan. Ayun. So, may supply tayo sa relay. So, ang nangyari, hindi nagsuswitch yung relay. Ayan. So, takayin muna natin. Okay. Ito, paliwanag ulit natin sa drawing natin. Ito. Ayan ang aking. So, yung ating N, nakakabit na siya sa AC, direct na yan doon sa ating line. So, dumaan lang yan ang coil. Yung ating AC, so ito yung N. Yung L natin kasi nakakabit na yan doon sa ating high pan. Ito. So, yung ating L. So, yung L natin, dumaan siya ng relay. Ayan. So, para madali lang nating maunawaan. Then, ang relay natin, 12 volts. So, may nasukat na tayong 12 volts kanina dito.
galing ito sa system, yung isang switch. So ito yung 12 volts natin. So magsi-zero siya. Magkakaroon siya ng negative supply of zero. Tapos yung standby natin na 12 para mag-switch on yung ating relay. So may supply tayo dito, hindi lang nagsuswitch on yung relay. So ang possible na problema natin, para madali na natin ano, yung ating relay, hindi siya nagsuswitch or hindi nagko-contact. Ito yan, yung relay natin. So i-check natin ngayon dito, relay na siya niya. So pagka ganito kasi ang unang umaandar, yung ating high pan. So mapapansin nyo ito, yung kulay red, yun yung ating high pan. So high pan, so black and red, okay, yun yung high. Okay, susundan natin, tanggalin muna natin yung isang relay na ito sa high pan. Tigas lang talaga ang akin to. So ayan, natanggal na natin yung relay. So, subukan natin i-check tong relay na to, tinanggal natin. So naituro ko na naman ito yung pag-check ng relay doon sa mga nagsusubscribe sa atin. So parang alam na nila ito kung paano i-check. Ayan, so subscribe na lang po kayo para masundan nyo itong mga video na ginagawa natin. So susupplyan lang naman ito ng 12 volts. Ayan, so check natin kung nagkakaroon ng switch. So yan, ilagyan natin ng 12 volts na supply. So ayan, ha? Wala, hindi siya pumapalo sa tester. Nag-switch siya pero walang palo sa tester. Okay, so confirm natin, defective yung ating relay. Ayan, dito nang galing yung problema kaya hindi nila mapaandar yung fan. So subukan nating palitan. Ito. Ayan.
Okay. Ayan. So, naikabit na natin yung relay. Try na lang natin ulit. Napaanda rin. Observe na lang natin. So, double check. Ayan. Okay, relay. Ayan. Tingnan natin kung ang lalabas at awas. Ipang natin. Antayin na lang natin kung aandar na yung pan natin. So ayan, umandar na yung pan natin. Ito. Nag-run na siya. So nagra-run na rin ang compressor nito. Okay. So napaandar na natin. Ayan. Subukan natin i-off. Ayan. So solve na yung problema natin dun sa pan. So balikan lang ulit natin. Ayan. Review lang natin yung drawing natin kanina. So kapag pan motor kasi, AC lang naman tong pan motor natin. So ang isang linya nito, nakadirect yan ng may supply na kagad na pumapasok yan, which yung N natin. So pasok na kaagad siya doon sa ating pan motor. So hindi siya aandar dahil dumaan pa siya ng relay. Ayan, yung relay natin. So, para maging 220 volts yung pumapasok sa atin, so, ayan, dapat magkakaroon pa siya ng isuswitch yung relay para mag-on yung ating panmotor. Ayan. So, madali lang naman, reviewin lang ulit natin yung relay. So, ganyan lang naman yung relay natin. May coil siya. Ayan. 12 volts yan. Then, yung ating switch. Ayan. So, ganyan lang naman yung relay natin. So, ito galing sa system ang nagsuswitch nito. OS, system. And ito yung ating 12 volts. Yan. So, may naka-standby na yung 12 volts kaagad. So, kapag tinutukan nyo kasi ng tester itong dalawang paa na ito, yung 1 and 2 na yan, wala ka pang makukuha dyan sa una. Then, dapat mag-switch pa yung ating system. Pag nag-switch yung system, may makukuha ka sa tester na 12 volts dito. Yan. So, pakita natin doon sa board, ha. Eto. Yan. So, eto yung tester. Sundan natin, ha. So, dito ka nakukuha. Which, ito yung N. Ito yung N ng pan. Ayan, ha. Meron na kagad siya. So, dito pa lang makikita mo na may pumasok siyang supply. Ayan. So, galing na sa N yan. So, yung L, yun yung pan high at saka pan low. So, wala pa yan dahil dadaan pa yan ng relay. Ito yung linya ng relay, oh. Kung makikita nyo, pinocus natin. Ito yung L nya. Yan, oh. Yan, yung L. So, kung hindi nag-switch yung relay, wala kang supply dito. Yan. So, kaya hindi maandar yung pan nyo. Dahil hindi nagsuswitch yung relay natin. Kung nagsuswitch man, hindi siya nagkakaroon ng contact. Ayan o. Yan yung L natin. So, dapat magsuswitch siya dito. Para magkaroon ng supply yung ating pan. Ayan. So, solved na. Sana may natutunan tayo. Ayan. Ang naging problema natin, tinanggal nila yung capacitor ng pan. And pinarewind yata ito. Ewan ko kung nirewind talaga. Pero sabi nila, pinarewind na daw nila ito. And ito ang sala rin yung ating relay sa pan motor. Tapos pinalitan na rin natin ito yung ating mga naglobong kapasitor. Ayan. Para maaring bumigay ito sa mga darating pang panahon. So pinalitan na natin ng bago. Okay na. So subscribe na lang po tayo dun sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy nating masundan itong mga tinuturo natin. So ano lang naman ito. So, kung tutusin, napaka-simple lang sana doon sa technician. Pero, medyo hindi pa masundan ng iba. Kaya, eto, tsatsagain natin ituro. And, para makatulong naman tayo. So, ang purpose lang talaga natin dito na maglalabas natin ng video. So, makatulong tayo doon sa hindi pa nakakaalam dito. Ayan. So, okay na.
Sa susunod ulit, meron tayong mga isusunod na video. Meron ako dito nakaset na isa. Ito kung mapapakita nyo. Si Daikin. So ito, Daikin to. Nakaset na ito. Actually, paandarin ko na sana ito kanina. Kaya lang kinapos tayo ng oras. Ayan. Si Daikin na R32. Okay. So may papakita natin. Tuturo ko sa inyo dito kung paano paandarin kahit nawala yung indoor. Ito yung indoor unit. Sinama na nila nung pinadala dito. So, pwedeng paandarin ang ating outdoor unit kahit wala ang indoor natin. So, yun yung ituturo natin sa susunod na video natin. Kaya medyo busy lang tayo. Then, bukas may mga nag-order tayo na aircon sa Bulacan. So, maganda naman yung result and ng ating meeting nung nakaraan. So, nag-order ng aircon. Ayos. So, kahit pa paano, may additional na pagkakakitaan tayo. Okay? Salamat! Thank you!